Lighting. Hi, good evening everyone, and welcome to our D-pop session for tonight, which is all about sex scandal. And of course, I'm joined tonight by my peer or my D-pop partner, Mr. Joff Solas. Hi, Joff, belated happy birthday. Okay, thank you. And then for everyone who greeted me as well, August 8, thank you. By the way, Janet, no, we wanted to clarify baka mamaya, wala po kami sa sex scandal, pero we're going to discuss this. Just because, di ba, kasi diba yung topic natin parang pang cyberbullying. Pero we wanted muna yung to tackle lang bakit nga pang iba nabubully. And I think pinaka-relevant as of now is yung cyber sex scandals. Yeah. Yes, that's right. So, Joff, ano mo masasabi mo pagdating sa mga, may mga friends ka, ikaw ba may first-hand experience ka? Nagkaroon ka ba ng friend na naging victim ng isang sex scandal? Or you know anyone personally na alam mo naging victim ng sex scandal? So far, luckily, wala pa naman. Pero kasi the thing is, we know mga siguro mga somehow near, mga second degree pa ako. Common friend of mine telling me na, oh, Joff, I know that person, or kumbaga, parang they were, parang nakakausap pa nga nila yung mga taong involved, and tinanong nila, bakit nga ba nangyari yan sa'yo? Was there any consent? Ganyan-ganyan? O, ano ba to? Ano ba to na strategy mo? Diba? So anyway, ano siya, objectively natin, diba, mapaka-simple. Pero there are a lot of reasons pala. At yun yung nakakagulat din paminsan-minsan. So, anyway. Kasi parang ano siya eh, very popular siya, no? Para, especially in the Philippines, no? Parang ang dami nating mga, parang masyado tayong involved. Parang, I don't know if you wanna call it involved, pero there's so much results. Coming out online, ano ba yan? Para bang pag nakakamit ka ng mga males, no? Iba sabihin nun, yung mga Filipino men natin talagang mahilig mag-video ng kanilang mga sexual adventures. Kaya parang tayo yung nagiging sources ng mga sex scandal videos online. Oo. Well, siguro, let's siguro somehow tackle some certain issues here. I believe nga, di ba, Janet, the Gabriela, even before race, na some concerns of, di ba, parang how come that you are putting the women, especially mga previous incidences natin where celebrities were involved, grabyado, yung mga kababaihan. And I believe this is also one of the important lessons that we have to emphasize as well. Now, whenever these people are engaged to such an activity, do those people are actually having the consent? Are they aware, or probably are these people even been informed that they are documenting their this very private and personal activities, diba? Ako nga minsan on a perspective of like from counseling, we wanted to ask why people are recording at first place, diba? This particular activities, kasi diba, supposedly this has to be very intimate, and this has to be very private as well. The moment na dinocument mo, it would be something else, diba? It might be, well, yung mga previous reports, diba, yun yung mga sabi nila, private po yan, yung pinagawa, pinikap daw ng mga nagre-repair, tapos, siyempre, nakita nila, uy, pag-aari ito ng artista or someone that is influential, ikakascade nila, gagawin nilang viral. Dahil, siyempre, sensitive part. Another important issue here, Janet, pa, ang mga taong nai-involve, eh, yun pa yung, I mean, we're not saying na ito ay puro pang artista lang, na star or limited to those people na ang puunan talaga ay katawan. Kasi for the past seasons, ang nakukuha nating mga, again, pinaka-recent pa, mga news anchors or mga may musicians na totally hindi mo naman ini-expect yan, lalo yung mga comedians, di ba, Janet? Mm-hmm. Pero nakita ko yan, you're about to show something that you have researched with Google Trends, di ba? Mm-hmm. Oo, kasi pag tinitingnan mo yung mga Google Trends since 2004 onwards,
talagang tumataas na yung rate ng mga sex scandal reports and searches. For example, pag tinignan mo since 2004 to the present, ang top country na parang may pinakamarami nag-search tungkol sa sex scandal ay nasa Philippines at yung points na naging rito, 100, no? Kasi yung regional interest, it represents the search volume, no? Relative to the highest point in the map, which is always 100. And then, parang doon ka makakakita kung gaano karami yung naghahanap tungkol sa kanya. At kapag zoom in mo yung Philippines, ito yung mga makikita mong sources ng mga sex scandal resources, no? Coming from Region 12, Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley. And may mga nagkasabi before na yung mga production houses daw dito, yung mga nagda-download, nag-upload, at nagpo-processing daw, dito raw talaga, may mga areas daw dito sa atin na dito siya ginagawa. Although, of course, a lot of them are speculative in nature. You don't really know how true they are. Pero it raises an alarm. Last week, merong pinakitang balita sa, I saw it in the news, na merong parent na hinuli. Nag-operate siya ng parang cyber sex na service. Pero ang pinagsa-cyber sex niya, anak niya. No? Ito sa... horrifying yung news sa GMA ko siya napanood. Parang shock na shock nga si Mike Enriquez, si Mel Chambo. Kasi parang lumalabas yung bahay. Ano siya, parang hinuli siya on the akin. Kasi parang sinet up siya. Nagpadala ng pera through money remittance. Tapos sabi, sige, pakita mo na yung mga bata. Tapos yung mga bata, nagdudu. Kinukuna niya. My God. And it was really, really, really horrifying. And then, you try to imagine, siguro, yung mga nag-ooperate ng ganun, they record it, and then after recording it, they upload it. You know, parang nakakalungkot siya, no? And when you look at the content, yan, Pinay scandal, Pinay sex scandal, Pinay video, sex scandal video, talagang marami naghahanap ng content about it. And then when you look at searches, like, why is sex scandal searches in the Philippines? So kaya type mo na lang sex scandal searches in the Philippines. Marami kang makikita na reports tungkol sa sex scandal online, and a lot of them merong nasa ayan oh, may nasa Navy ship, merong beauty queens at kung saan-saan pa. To the point na parang talagang there are a lot of people who are really monitoring results on sex scandals at siguro talagang they're taking advantage of it, no? And it's, ano, it's really sad, no? And somehow, it puts into question, parang ano ba yung behavior na meron din tayo? Of course, wala namang, hindi ka naman nagpaka-morally upright to bring it up, no? Pero more of, paano natin ito ma-reduce? Ano yung dapat natin gawin? Although sabi nga nila, sex is quite a taboo subject, no? We don't really discuss it with children, among others. Pero is there something that can be done about it? Kasi itong result na to, although yung pinapakita ko is 2004 to the present, pero pag halimbawa, tignan mo yung past 12 months, which is more or less 2014, walang nagbago eh. Philippines talaga ang, ano eh, number one na naghahanap ng ganitong klaseng content. I've seen campaigns from time to time. Kami na, nagkaroon kami ng Filipina Writing Project. Meron din ako nakitang ginawa yung Gabriela na sex scandal. Parang campaign siya na yung, halimbawa, yung pangalan mo, kakabitan mo ng word na sex scandal para lang mag-propagate siya. Pero at the same time, pero pag chinek yung content, wala naman talagang sex scandal. It's more of the discourage searches on sex scandal. Pero it doesn't really put a stop into it, no? So, yeah. So ikaw, kung ano yung nakikita, ako kasi nakikita ko na lang, it's really, siguro proper education na yung, parang, at saka siguro, lalo na doon sa mga bata, yung pag-guard ng content, kung saan siya hinahanap, lalo na yung mga computers natin, sabihin natin, di kayo dapat naghahanap ng mga ganyang content online, kasi parang
may tamang panahon for that, no? Especially for the young people na medyo adventurous siguro at gusto makakita ng mga ganyang klaseng content. Pero I know, parang ang hirap eh, parang there's part of me na parang feeling ko the problem is parang it's so helpless, pero it reflects poorly on our culture. Anong tingin mo? Well, kasi actually, Janet, an interesting question there is why do people still search probably a content related to sex scandal? Ano ba, or let's just say, are they really looking for the term sex scandal or are they really looking for the term sex? Ngayon, it has to be clear. Yung sinabi mong campaign, ako, totoo yun. The reason kasi in the Google search, when they talk about, parin, pinugil mo yung pinag-ibig o Philippines, yung mga results na, then lumalabas yung mga ano, male commercial pride, parang nagkakaroon ng mga SEO strategy. And I believe, yung nakuha mong campaign was actually the in cooperation with Gabriela, kasi nga, in order to uplift yung tinatawag, pag-search mo yung keyword na Filipina. So, whenever the people going to search about Filipinas, doon sa search, dating, ang lagi lumalabas daw, yung mga scandals, or let's just say, mga pornographic content. So, sana, in the help of other people who are creating a lot of content online, it's also actually a contributory effort. Nagawin natin na pag merong nag-keywords na tagging, we have to strengthen the content na pag sa Pilipina, it has something positive. Again, going back to the question, why are people still looking for answers online when they are looking for the sex or let's just say sex scandal? Siguro, it's also an indication of our society. I believe that the reproduction health already has a look. And it would enforce already our educational system to improve the information. Kailangan kasi dito, hindi lang sensationalize content kung sino ang involved. But for us to provide them an information completely about the more than anatomy, yung sensitive parts. But I believe kailangan bigyan natin ng magandang content kung bakit nga ba tayo ng information. Aside from science na knowledge na yan, Janet, kailangan bigyan natin ng information education yung kanilang kamalayan ng sexuality. I believe this is going to be a very complicated issue, Janet, eh. Kasi maraming mga, we talk about behavior or why people are searching for these terms online. May kanya-kanyang rason. Initially, siguro for the past few days, we could understand bakit nararang ang sex scandal. It's because there are, every time na merong celebrity involved, talagang mapapahat. Diba? Timing channel on this topic. Kasi diba, we are emphasizing as well na yung mga tungkol sa cyberbullying, na if we share the sensitive, let's just say, videos, nakuha mo yung link, tapos kinascape mo pa siya doon sa mga Facebook friends mo, eh, tutulad doon, baka yung mga nilang mangyari yun, so you're gonna become part of cyberbullying. Tama, Janet. Kasi you're already creating the sensitive content. Pero kung ang tao, let's just say, naman sila, siguro titingnan lang nila na bakit nga ba, ang tanong dyan eh, is bakit nga ba yung mga tao ko ay gumagawa pa ng mga videos online na very sensitive. Pag palagitan ko lang ng intention to share yan, bakit nga ba nila kailangang i-record pa? Ito ba ay sentimental ato? O pangalawa, ito ba ay meron silang katawag na gusto lang nila na malaman o makita ko yung kanilang mga pagtalik sa kanilang mga kayo? Ano ba ang intention nila? Kailangan ba nilang, ano yan, gusto ba nila i-share yan later on? Pang-blackmail ba yan sa ibang tao? So, I think we're opening a lot of questions and sensitivity as well. And we need a lot of sectors to help us out to deal with these terms, Janet. Pero ikaw, Joe, halimbawa, hypothetical, no? Let's say, magkaroon ka ng relative or friend talaga
na, let's say, nag-break up sila nung boyfriend niya, o nagkataon, maybe nagka-good time sila, may naka-one night stand sila, and then parang they were threatened, or parang, for one reason or another, they were threatened na i-upload yung video nila online, at iyanong ka kung anong gagawin niya. Anong i-advise mo? Okay. Kung ako yung very close sa tao niya, like I said, ang unang i-advise ko talaga, kasi nandiyan eh, hindi ko na siya panisisigin pa na, baka kasi ginawa niya, no? Takta na, ba't ganun yung person mo? Kung ako, nandiyan na sa sitwasyon, first and foremost, try to contact the person muna. Alamin mo kung yan ba ay may consent niya. O baka yan ay napunta sa iyong kamay. Kasi sa sige, kaaway ba sila? O meron ba silang mga taong napagpahiraman ng kanilang mga gadget kung nasaan nakarecord yung kanilang mga sensitive videos. Pangatlo, kung meron ba silang na-record, try muna nilang i-delete talaga. As in, delete talaga yun. Ngayon, yun ang magandang question dyan, what if naikalat na, di ba, Janet? So, I think the most important part is for us to inform the closest people to us. Our family, our friends who understands us or who knows us more. Kasi magiging grounds yan for public humiliation eh. Mm-hmm. Pag nagkaroon ng public humiliation yan, then di ba magiging grounds yan? Again, it might affect their professional career. It might affect the image that they are building. Ang celebrity na, sila yung public figure, or mayroong authority sa isang organization. They have to really damage control as early as possible. And then, siguro, ito pa, last na ano na doon, step na pagpwede mong suggest, of course, mag-coordinate. Kasi di ba, may Janet, meron na tayong tinatawag na part of NBI, yung kanilang fiber. I don't know, I forgot the term, pero I think it was shared before during the iVlog. Kasi parang meron tayong digital na parang NBI, parang forensic ang deck. Okay. And then, siguro pwede rin silang, ang suggestion ko, although nawala yung takedown, yung blocking na provision na nakalagay sa cybercrime law, kung ang tingin ko kung sakasakaling magiging victim kayo, ang unang-unang nyo talagang dapat gawin is kailangan mag-lodge kayo ng complaint. And then, seek the assistance of authorities mag-fax kayo sa mga major search engines, magpadala kayo ng formal notice through your lawyers, requesting to block yung access sa mga ganung klaseng type of content. And then tayo naman siguro, kung nakakakita tayo ng mga tao na nag-share ng videos, dapat siguro pagsabihan natin yung iba na dapat hindi natin pinagpipiestahan yung invasion of data privacy ng iba. Kasi kahit ano pa yung nangyari sa kanila, those things are very, very private at hindi natin dapat kung ano-ano man yung nangyari doon. Kanila yun eh, it's a private moment with them. Dapat nga hindi nga, ano pa yung dahilan nila kung bakit nila nirecord yun. Of course, hindi natin sila mahusgahan on that. Pero kung nakita na natin in-invade yung privacy nila, huwag na tayo makisaw-saw. Parang yun ang... And then, pag may mga nakikita tayo na share, pagsabihan natin sila na huwag nilang gawin yun. Kasi what if mangyari yun sa kanila o sa loved ones nila? Do they want their friends or their peers na pagpipiestahan yung content nila? I remember I have a friend na yung time ng hide and call scandal. Siguro naka-download siya, no? And then tinanong niya sa akin kung napanood ko na ba o kung gusto kong panoorin. Sabi ko, no, I don't wanna watch it. Kasi sabi ko, the moment I watch it, parang na rin akong naniwala doon sa ginawa nung nag-spread ng content. Na para ko na rin sinuport yung ginawa niya. Kasi dapat nga hindi yan dapat naka-spread to begin with. And of course, kung ikaw yung victim, ikaw yung family ng victim, at kung talagang gusto mong i-practice yung iyong legal rights, ayun, siguro talagang screenshots, properly notifying of parties, and then warn them, ask them to take it down, and if they don't do it, then yun, you can file proper cases in relation to it. Kasi tingin ko, kung wala rin talagang mag-file ng kaso, it will not put an end to it, no? Parang
akala nila ganun-ganun lang yung mag-propagate ng content online. Although kahit nasabihin yung bagal ang batas sa Pilipinas, pero hindi ibig sabihin nun na kapag fine lang ka ng kaso, hindi ka pwedeng hulihin. No? The moment fine lang ka ng kaso, the moment the process gets started, that's it, no? Talagang dire-diretso na yan. Tandaan nyo na ang cybercrime law ay isang criminal case. Therefore, yung violation dyan, no? So, ibig sabihin, pwede ka masapina, pwede ka ma-issue ng warrant of arrest, magpapiansa ka pa. So, talagang kailangan i-assess mo if it's really, really going to be worth the trouble of getting involved into it. Kung ikaw naman yung victim, kulang ka sa resources, then pwede ka siguro lumapit sa mga public attorney's office, humingi ka ng tulong, or maghingi ka ng assistance sa Department of Justice kung paano ka pwedeng tulungan, particularly the cybercrime division. Yes, yes. Tsaka siguro nakikadagdag ko na lang din dyan, Janet. Ang pinaka-importante kasi talaga dyan is the help and the support from the community that is not from them. Kailangan pagsisihin pa natin sa kailangan ng mga family nila. That is not from the community. Definitely after that, iniisip lang nila again, probably have their own illusions. Pero kung yun ay mag-backfire sa kanila, again, yung mga psychological problem, I suggest that you have to be talking to those friends, to their families, na para makonsult sila. And then, second, I really believe that it comes to professional help. So, again, we have our psychologists, psychiatrists, hindi naman hindi pa sila, but they have to handle it with professional assistance. And siguro, again, let's siguro just become more preventive and to educate the people from the threats of the cyber security. Ang pinaka-importante talaga dyan as of now is that if you want to regret anything, and try to protect again yourself. If you are engaging such, let's just say intimate, let's just say in private, siguro as much as possible, we have to keep it to ourselves. And if you are the person that you are involved in the scenario, such as, pari ko yung boyfriend, girlfriend, let's just say, pag kayo mag-asawa na I believe that if ever you decided to record your intimate, let's just say, event, try to really secure it as much as possible. Kung yung business delicate, pwede kasi sa cloud computing. Again, we have identified, kung mag-inventory ba tayo, kung nasan ba dyan yung mga gadgets, na mayroong mga sensitive parts, and then let's try to somehow isolate it from the internet. Kasi baka mamaya pinapahirap natin yung ayos natin yung laptop natin and we can know these people. Diba? Okay, sige. So, Geoff, do you have anything else to add about our topic for tonight before we end or wrap up? Ako lang kasi sobrang marami na tayong information, no? Again, we don't tackle these issues just because we wanted to jump into the sensationalism of the topic. Digital Path is one of our objective is that we tackle things that are really, you know, viral or trending online, pero we wanted to give some light. So the cyber sex is not for us to consider it as a light matter. Kasi ito yung mga, pag nag-cyberbullying, people are involved, it will haunt us or that person forever, or as long as the material is existing online. So let us not become part of the problem. Let's try to help each other, especially those victims are. Let us not judge them. Instead, let us make use of the online properties to help others to gain more information. Okay, ikaw, Janet, advice. Siguro yung kung talagang naput ka na into trouble, lalo na kung ikaw yung may-ari ng video or ikaw yung nasa video, like maybe something that you did 10 years ago, if that's possible at all. But let's say hypothetical, maybe a video that you had a long, long time ago and suddenly you found it online.
lalo na doon sa mga babae, no? Dapat ba kayo mag-comment o hindi, especially if people are asking about it. I would suggest siguro to be quiet and then let your get somebody talaga kagad sa legal to help you para ma-struck down yung mga content na yan. And siguro talaga make the people na responsible sa pagpuputap ng content na yon maging liable talaga sila. Kasi kung tahimik ka lang pero wala kang gagawin, talo ka. Do you need to make a statement? Maybe not you personally, but maybe through your friends, through your peers na pwedeng mag-appeal for you. Yung mga tingin mo nakakaintindi o nakakaunawa, yung hindi ka huhusgahan dahil nangyari siya, siguro tulungan ka na lang na ma-protect pa yung iyong privacy rather than pagpiestahan siya. Pero kung may mga tao talagang pagpiestahan yung content mo, lalo na kung yung mga kaibigan mo, then at least you become aware of the kind of people na na-connect mo with and you can decide whether you want to remain friends with them. Oo. Diba? Black na yan, mga yan. Black na yan. Alright. So, thank you very much, Joff. Thank you, Janet, as well. Okay. Thank you, everyone, for joining us in our Depop session for tonight. And next week, we will be making an announcement early kung ano yung topic na i-discuss natin. So thank you for joining. Good night, everyone. Good night.